guys! Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. So ngayong araw na to ay magluluto ako ng biko. Ang biko ng Visayas. Alam nyo ba na ang biko sa Visayas ay itim? So, eto na kasi yung nakasanayan ko mula pa nung maliit pa ako. Yun ang laging niluluto ng nanay ko at ng lola ko. Kasi masarap talaga siya pag itim. So ngayon, ang lulutuin natin ay 4 cups na white malagkit at 1 cup ng itim na malagkit. 1 cup lang kasi yung bigas dito na maitim or malagkit na itim dito ay sobrang itim. So kung i-mix mo siya sa white na malagkit, madali siyang umitim. So let's go! So eto na guys, meron tayong 4 cups ng white malagkit at meron ding itim na malagkit. Ang itim na malagkit ay binabad ko siya overnight kasi pag diniretso mo siya ng luto, matigas, hilaw yung kanin pag naluto na siya. So, eto, ikukumbine natin ang itim at ang puting bigas. So, eto na guys, eto yung puti at ito naman yung itim. So, imimix natin dito. Imimix natin. Ayan. At syempre, hahaluin natin para pantay siya mamaya pag naluto. Since 5 cups lahat ng bigas natin, so ang tubig natin ay hindi kailangan umabot ng 5. Kasi pag umabot siya ng 5, magiging malata yung bigas natin. So kailangan sa ibaba lang talaga ng 5 yung tubig natin. So yan, pwede na yan. Pwede na yan para mamaya medyo matigas-tigas yung kanin natin. Ayan guys, tingnan ninyo, itim na yung kulay niya. Mas maitim talaga yung malagkit na itim dito sa Japan. So ngayon, lulutuin ko na at maya-maya ay gagawa rin ako ng latik. Latik ang tawag sa amin. So, mamaya hintayin natin. So eto guys, naluto na yung malagkit natin. Tingnan ninyo, maitim siya diba? Pero imimix natin para magpantay yung kulay niya. Pero mamaya magpapantay na rin ang kulay nito. Eto, o tingnan ninyo, hindi siya lata. Tamang-tama lang talaga yung kanin natin or yung malagkit natin. Since luto na ang malagkit, so ngayon gagawa ko ng latik. So, ang ingredients natin sa paggawa ng latik ay eto, gata ng niyog. Dalawang sa 5 cups ng malagkit, rice, dalawang lata ng gata ang ginagamit ko para masarap. At meron din tayong vanilla extract. At lalagyan din natin ng butter. At eto yung asukal. Kailangan tamang-tama lang talaga yung asukal. So dito, ang ginagamit kong asukal sa 5 cups ng na malagkit is siguro mga 1/4 ganyan. Para hindi siya masyadong matamis. At eto, meron din tayong asin para hindi nakakaumay, para mag-blend yung lasa ng ating biko. So, eto na yung gagawin nating latik. Pinaghalo-halo ko na dyan yung gata ng niyog, yung asin, yung asukal, at nilagyan ko na rin ng 2 kutsara ng butter. So, meron din siyang vanilla essence. So, imimix lang natin to hanggang sa maging malapot na yung consistency niya. Okay? Ganito na yung consistency ng latik natin, ilalagay na ang kanin kasi mas maganda pag ganito siya kasi mamimix siya ng maayos at yung lasa ay magbiblend at magiging pantay. So ilalagay na natin ngayon ang kanin. Eto guys, ilalagay ko na yung malagkit natin at mamaya ihahalo natin to hanggang sa
mawala na yung parang pinaka ano ba to, liquid niya hanggang sa maging matigas na siya. Eto na guys, medyo matigas na siya. So, kunting-kunti na lang, kunti pa. Para matigas talaga yung giko, para masarap siya. Masarap, mas masarap kasi yung matigas, di ba? Okay. Ayan na guys, tapos na yung biko ko. So ngayon, i-deliver na natin siya. Kasi order po tong biko na to. Ilalagay ko siya sa isang pack para malinis siya at magandang tingnan pagka-deliver natin sa customer. So ayan na guys, tapos na ang biko natin at ready for delivery mamayang gabi. So I hope you like my video, my vlog, and don't forget to like, comment, and subscribe. Anna Kayama, bye!